A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. Yes. God is good all the time. Thank you, Lord. God is good all the time. Praise God. God is good all the time. God is good all the time. Praise God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting, Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roba, ang pagpalang gabi sa ating mga kapatid. Thank you, Lord, for joining us sa ating mga early birds. Mami Beng, sa inyong family dyan, si Snowy, Kuya Viva, Mary Joy, Mary Rose, and Michelle Padio, sa inyong family, Brother Johnny. Good evening. Pinabati natin si Sister Jess, and Yanko. God bless you. Salamat sa pag-join mo dito sa ating online prayer meeting. Handa natin ating mga puso para sa pagtanggap ng salita ng Panginoon sa inyong family, Abby, Aubrey, Adeline Cheng. Ayan, binabati din natin Sister D. Johans. God bless you, Sister D. Thank you, Lord. Sister Grace Omori, God bless you. Salamat sa Panginoon. Siyempre, hingin natin ang gabay ng Panginoon sa panalangin. Maya-maya yan. Pero bago tayo mag-pray, i-share na natin ang ating live video. Pag-share natin yung ating post. Right, post? I-post na natin. Automatic na yan. At kung kayo'y first time to join us dito sa ating online prayer meeting, paki-type dyan, new blessing. Blessing. Salamat sa Panginoon sa buhay mo. Paki-comment ang mga pangalan para mabati natin sila. Binabati natin. Happy, happy birthday ang ating Ninang Ellen. Ninang ng bayan. Praise the Lord sa inyo, Ninang Ellen. Sister Faustina de la Cruz, God bless you. Salamat sa Panginoon. Okay, let us pray to the Lord. Hingin natin ang gabay ng Diyos, ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga panalangin na ito. Samahan niyo po kami. Let us close our eyes and bow our heads to the Lord. Maraming salamat, Panginoon, aming Ama na nasa langit. Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit. I pray that you will fill us tonight, Lord. Mangusap ka, mangaral at magturo. Hindi namin mamiss ang tunay na kahulugan ng Pasko. Sa dami ng kabisihan, mga parties na pwedeng atinan, Panginoon, I pray that we will seek first your kingdom and your righteousness. Sa aming mga buhay, ikaw ang tunay na kahulugan kung bakit kami may pagdiriwang. And Lord, as we celebrate this December, a month of celebration, you are the true meaning of Christmas, Lord Jesus Christ. That's why we give you the praise, glory, and honor by giving our time to you, our commitment to you, Father. Maraming salamat po tonight, I pray, na ikaw po ay magturo sa amin. Talangin ko, Panginoon, na kaming lahat ay mabago ng iyong banal na Espiritu sa kapangyarihan ng iyong salita, na hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging buhay namin ang mga mensaheng ito. Salamat po dahil ang salita mo'y buhay at mabisa, Panginoon. Tumatanim sa aming mga puso. Tutubo, lalago at magkakaroon ng maraming bunga, mga pagbabago na magdudulot ng karangalan sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ngayong gabi, ang mga awitin na ito'y nagpapaalala ng iyong kabutihan habang panahon nananatili kang tapat at dakila. Kaya Lord, manahan ka sa aming mga pagpupuri na kahit kami nasa mga tahanan namin, hindi kami mapipigilan na magpuri, hindi titigil ang aming pasasalamat. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, aawitan ka namin. Maraming salamat tonight, Lord. We pray for your presence. Hayaan niyo po na maranasan ka namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagsama, ang kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso na hindi nakabase sa mga material na bagay ng mundong ito, kundi dahil ito'y nanggagaling sa iyong banal na Espiritu. Lord, tonight, heal your children. Ano man yung mga sakit na aming pinagdaraanan ngayon, maging ito'y physical, emotional, mental, spiritual. Lord, pagalingin niyo po kami, baguhin niyo nga po kami ng iyong kapangyarihan.
Maraming salamat, Panginoon. Muli, manahan ka sa aming mga pagpupuri. We are welcoming your presence tonight, Lord, in our gathering. Even online, we know that you can bless us. In the name of Jesus, we receive. Amen. Praise the Lord. Maraming bless sa buhay. Ayan, salamat sa pag-join mo sa ating prayer. Sa ating online prayer meeting, kung kakapasok mo pa lang, welcome ka. Kung first time mo, pakitype dyan, new blessing. Binabati natin Sister Arlene Binson, Cheryl and Randy Resurrection. Salamat sa mga stars, Sister Laura Gonzalez. Salamat sa Diyos sa buhay mo, si Smira and Brother Yuri. Thank you, Lord. Yung mga kapatid natin sa United Kingdom, no, sa UK, God bless you po dyan. At sa mga kapatid natin sa Japan, konbawa sa inyo dyan, Mami Kylie, Sister Ethel, Merry Christmas sa mga kapatid natin dyan sa Japan, Sister Ibenis, Austral, praise the Lord, Sister Tess. Ayan, binabati natin Sister Lola, watching from Indiana. Good evening, Daddy Steve Reynolds. Praise the Lord for God's protection and peace in our hearts. Binabati natin, mga kapatid natin, si Brother Lorelei. Good evening, Sister Faustina de la Cruz. Salamat sa Diyos. Okay, si Rosemary Paggio. Hello sa iyo, Sister Kathleen. Patuloy tayo, tumawid sa Diyos. Aawitin natin habang panahon. Totoo yan eh, no? Every time na tayo po ay gigising sa umaga, pag nakikita mo yung araw, yan ang nagpapakalala na yan ang ating Panginoon. Mananatili yan. Talagang yung kanyang liwanag ay gabay. Yung init, yung pagmamahal, yun ay ang Panginoon nating buhay. Good evening po, Tita Nida, Tito Remy, Karen, Cash, and Crystal, Nicole Miranda, binabati natin, Ate Ricadel, Kuya Zen. Salamat sa Diyos sa inyong buhay. Si Zane Pagara. Good evening sa iyo, Zane. Thank you, Lord, sa buhay ninyo. Okay, Sister Josefa de Ocampo, Veronica Calzado, God bless you. Praise the Lord. Binabati natin si Sister Carla. Good evening sa inyo, Brother Benjamin. Sister Autumn, sa inyong family. Sister Neri Bantugon, Neri Monson. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Samahan niyo po kami. Pakipost yung lyrics dyan, Sister. And brothers, yung ating habang panahon para makasabay tayo sa awitin. Sister Cyril Ann Domingo, God bless you. Salamat sa Diyos. Okay, praise God, praise God. Thank you, Lord. Okay, umawit tayo sa Diyos. Habang panahon, let's worship and praise the King of Kings, Lord of Lords. Hey! Hey, 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 praise God. Hey, 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 tulad hey, ng araw. Hey, tulad ng araw ang Diyos, siya'y mananatili. Katapatan niya'y walang wakas, pagsikat sa umaga, siyang nagpapakita. Panibagong awa niya. Amen. Ang puso ko'y pupurihin ka. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Mananatili kailan pa man. Hindi ko kupas ito'y panghabang panahon. Pag-awit sa'yo daan, dakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Sa habang panahon. Sa habang panahon. Tulad ng araw ang Diyos, siya ang liwanag. Akay sa tamang daan, ang init na hatid, siya'y nagpapaalala, biyaya niya sa ating wagas. Ang puso ko'y pupurihin ka, pag-ibig niya'y walang hanggan, mananatili kailan paman. Hindi ko kumpas ito'y
panghapang panahon. Pag-awit ko sa iyo laan, dakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon. 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 Ikaw ang tanglaw. Hallelujah. Ikaw ang patnubay. Ikaw ang ilaw, ang aking gabay. Ikaw ang tanglaw, ikaw ang patnubay. Ikaw ang ilaw, ang aking gabay. Pag-ibig niya'y walang hanggan, mananatili kailan pa man. Hindi kukupas ito'y panghabang panahon. Mahal ka ng Diyos. Pag-awit ko sa'yo laan, dakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon. 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 Ikaw ang tanglaw. Ikaw ang patnubay. Ikaw ang ilaw. Ang aking gabay. Ikaw ang tanglaw. Ikaw ang patnubay. Ikaw ang ilaw. Ang aking gabay. Sa habang panahon. Hey! 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 Sa habang panahon. Hey! 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 Sa habang panahon. Hey! 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 Sa habang panahon. Salamat sa Diyos na buhay. Alright, salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Talagang pinakita niya na yan sa atin. Hindi lang sinabi, kundi ipinakita ng Panginoon sa pagbibigay ng kanyang anak. Kaya, salamat sa Diyos. Magpuri tayo habang panahon. Good evening po sa ating lahat. Thank you for joining us as we praise the Lord. Ang pamagat niyan habang panahon, mapapakinggan niyo sa ating YouTube channel sa Labas. Dalawang taon na natin itong inaawit. Kaya maraming salamat sa Panginoon for joining us sa ating online prayer meeting. Kung kakapasok mo pa lang at first time mo, pakitype dyan, new blessing. Maraming salamat sa Diyos. Tayo magpapatuloy sa ating series maya-maya. Yung ating Panginoon sa Isaiah chapter 9 verse 6, binanggit yung kanyang mga pangalan at marami tayong matututunan at ito'y regalo sa ating lahat. Kaya tunan na natin yung Bible natin, ihanda natin. Pero bago yan, binabati natin si Love Manok. Alright, new blessing from the Lord. Mami Ading, Daddy Lo, Kuya RJ, good evening sa inyo. No? Salamat sa Diyos na buhay. Binabati pa natin dyan, mga kapatid natin sa J. Comfy Greece. God bless you, Pastor Bong. Sister Joseph, Sister Chi, Sister Charito, Mapalo, Sister Jeronimo. God bless you po sa inyong lahat dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tuloy kayo tayo sa gawain ng Diyos. Ganun din yung mga kapatid natin sa Canada. Brother Twinings is Josiel. God bless you. Praise the Lord sa inyong buhay. Thank you, Lord, sa mga new blessing natin. Kay Eric Cardenas. God bless you, Brother Eric. Hello, sa mga kapatid natin, si J. Coffee, Chicago, Brother Ronel, Sister Kim. Maraming salamat po sa inyong buhay. Okay, tuloy-tuloy tayo sa gawain ng Lord. Pero comfy break muna. Praise the Lord. Comfy break.
Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Diyos sa ating Comfy Break. 4 picture and 1 verse. Kapag kayo ay follower ng ating Jesus Comfy page, lagi tayo nagpo-post doon Mondays to Fridays ng ating 4 picture and 1 verse. Ano ba ito? 4 na litrato pero may mabubuo kang Bible verse. At kapag tama ang sagot mo, weekly pwede kang manalo ng load and prizes. Pwede rin GCash. Kaya ang mabubuo dyan is Psalm chapter 22 verse 3. Ang sabi rito, yet you are holy, enthroned on the praises of Israel. Napakaganda ng verse na ito at nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nananahan sa mga pagpupuri natin. Kapag tayo umaawit, kapag sinimulan mo nang sumabay sa mga awitin, ng papuri at pagsamba sa Diyos, alam mo, ang presensya ng Diyos ay sumasa iyo. At kapag nasa iyo, ang nasa atin ang presensya ng Panginoon, nandoon din ang kagalakan, nandoon ang kapahingahan, nandoon ang kapayapaan, kagalingan at kasaganahan. Kaya sa tuwing tayo nalulungkot, sa tuwing tayo ay naguguluhan, nalulumbay, tayo ay laging nag-aalala, kapatid, simulan mo umawit. At mararanasan mo ang pagpapala ng presensya ng Panginoon. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, glory to God! Congratulations sa ating mga weekly winners! Salamat sa buhay ninyo sa pag-join nyo sa ating Comfy Break! At mag-join din kayo, samahan nyo kami na manalangin. At meron tayong Prayer Warrior Ministry. May mga prayer request ka ba? I-send mo yan sa mga nag-invite sa'yo sa comment section natin. At ipapanalangin natin yan. Tandaan mo, naririnig tayo ng Diyos at makapangyarihan siyang sumasagot sa mga panalangin natin. Kaya patuloy lang tayong manalangin. Salamat sa Diyos sa mga kapatid natin for joining us tonight sa ating Only OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays 7-8. 7 to 8, binabati natin. Ayan, Sister Veronica Calzado, Tita Lorna Abelido, Tita Lorna. Good evening sa iyo, Brother Donald Aniwana, classmate. Good evening. Ayan, salamat sa Diyos. Okay, kuha na tayo ng Bible. Excited na ako mag-share sa inyo ng Word of God kasi ito yung regalo sa atin. New blessing, binabati natin si Maricel Manzan. Ayan, salamat sa Lord. Sa Lord, Maricel. Sagot sa ating Comfy Break, paki-comment naman dyan. Alright, yung tamang sagot, ano ang title, ayan, ng lesson ni Brother Jonard nung Monday. Ayan, kung nakikita mo, yung title niya. Salamat sa Lord, Sister Janet Kisong, sa lahat ng kasama mo dyan. Isang malakas na kami. Congratulations on your business. Praise the Lord, our God. At ganun din, habang binubuksan nyo Bible nyo sa Isaiah chapter 9 verse 6, solo mo na siguro yan, di ba? Habang binubuksan mo, nagpapasalamat kami sa ating mga faithful kingdom partners. Salamat po sa mga kapatid natin, sa mga nagbibigay sa gawain ng Panginoon. On our comment section, nandyan yung ating GCash number. Ito yung isip ng bonus. Kumanggap ka ng unexpected blessing, may trabaho ka, alam nyo? It comes from the Lord. Everything comes from the Lord. And one way of worshiping God is through giving. Kapag tayo po'y nagbibigay sa gawain ng Panginoon, tayo ay sumasamba. Kaya hindi lang tayo sumasamba sa pamamagitan ng bibig. Ganon din sa ating mga kamay. Ayan. Gamitin natin ang ating mga kamay, ang mga bulsa natin. Sumamba tayo sa pagbibigay natin sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos, sa buhay mo. Kaya ikaw, hindi ko ng Panginoon na gusto mo sumamba sa pagbibigay. Hindi man ako nakakapag-share ng word, pero magbibigay naman ako. Ayan, salamat sa Panginoon. Brother Reggie, Sister Pat, good evening sa inyo. Brother Herman Rodulpo, Sister Maya, God bless you. Sis Hannah Harold. Thank you, Lord. Pinabati din natin ang first time new blessing, si Jovita Hasegawa. God bless you. Ayan. Si Kuya Yuma, Brother Yuch, and Sister Maricel. Hello sa iyo. Sister Maricel.
Okay, Isaiah chapter 9 verse 6. At syempre, ilang araw na lang, Pasko na. Pero syempre, after ng Pasko, December 26, Sunday, ang Pasko kasi Sabado sa Pilipinas, eh, di ba? Ang Pasko sa atin, mga kapatid, Saturday. Pero kinabukasan Sunday, 26, huwag mong kalimutan. Sumamba ka sa Diyos. Umatin ka ng ating physical gathering. Ang importante ito ng Sunday. This 2021 sa buong taon. Kung di ka naka-attend ng mga gathering, maganda umatin ka dito. Kasi last Sunday na to ng 2021, baka bumalik na si Lord. Nasa bahay ka pa din. Okay. Anong oras yung pastor? 9:30 a.m. So para ka makapunta, kailangan mo mag-register. Ayan, ini-invite namin kayo sa darating na huling linggo ng 2021. Sama-sama po tayo. Magpuri, sumamba at makinig ng salita ng Panginoon. It is our Declaration Sunday. Ano ba tong Sunday na darating na ito? Sa December 26, idedeklara natin ang year na 2022. Hindi dahil di galing sa feng shui. Okay, hindi dahil sa mga haka-haka o mga favorite color natin, galing sa salita ng Diyos. Ano ba ang 2022 para sa atin? Ngayon, 2021 is a year of new beginnings. Mga bagong simula, ginawa ng Panginoon. Kaya 2022, abangan mo this coming December 26. Ibibiglaan natin, Lord, we receive, we believe na ito mangyayari sa aming mga buhay. Amen! Alright, praise the Lord! Sa mga details, para ka maka-attend, punta ka sa ating Jesus Confi page sa Facebook account natin. Meron tayong mga posts doon. Ayan, salamat sa Diyos. Okay, basahin natin Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah 9 verse 6, binabasa ko to sa New International Version or NIV. Sabi rito, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace." Aming Diyos, Ama na nasa langit, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Napakarami naming pwedeng gawin, pero narito kami. Pinahintulutan mo na makarinig sa iyo. Salamat po sa pagbasa ng salita, pinagpapala mo sa aming mga puso. Dalangin ko, Lord, na magturo ka, mangusap, mangaral ka sa amin. Salamat po, Lord. Makikinig kami sa iyo. Bigyan niyo rin kami, Lord, ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa gayon magiging buhay namin ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Muli, binabati natin bawat isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating online prayer meeting. Mondays to Friday, 7 hanggang 8. Nandito tayo sa ating series sa Isaiah chapter 9, verse 6. Pag-uusapan natin yung Wonderful Counselor. Salamat kay Brother Huge, Brother Jonard. Ayan, Brother Sai, for sa ating online prayer meeting. Napag-usapan na natin ang pagiging Prince of Peace ni Jesus. At siya din yung ating Everlasting Father. Maya-maya na yung Wonderful Counselor. Pero gusto ko lang kayong tanungin. Ayan, paki-ano ka lang dyan, mag-heart ka lang dyan. Kung naranasan mo nang magpahula. Ayan, sino dito nagpahula ka na? Okay, kaway-kaway. Thank you, Lord. Alam mo yun, nagbabayad ka pa, di ba? Sino kaya, kailan kaya ako magkakaroon ng asawa, di ba? Yayaman ba ako? Di ba? May mga nanguhula talaga eh, di ba? Tapos may babasaan ka pa nung barahan niya, yung tarot card, di ba? Sino di or maaaring hindi ka nagpahula, kumbaga, lagi kang tumitingin sa horoscope. Ayan. Sino rito, alam niya yung kanyang parang star niya, di ba? Horoscope. Ano yung ano ka ba? Aries, Cancer, Pisces, okay. So, meron kang laging tinitingnan sa dyaryo, sino kaya siya? Di ba? Naranasan mo na ba yon? Okay, tawag namin dyan horror, horoscope. Gagawing horror ang buhay mo na yan. Diba? Tapos, yung iba naman ay nagpa-palm reading. Pambabasahin yung mga guhit sa iyong palad, diba? Naranasan mo na yan. Pero alam nyo, kung ginawa mo na yon noon, nung di ka pa Kristiyano, huwag mo nang ulitin ngayon na Kristiyan ka na. Kasi ibang espiritu dala-dala nun. Okay, pag hindi galing kay Lord, ibang espiritu, nako, di ba?
Isa sa mga dahilan kaya tayo nagpapahula, kaya tayo nagpapabasa ng mga palad natin noon, ha? Kaya ka nagbabasa ng horoscope, excited ka, interested ka na malaman ang future mo. Excited ka na malaman kung ano ba yung tamang daan na dapat mong tahakin. Ayaw mo kasing magkamali. Tama? Excited ka malaman yung the end or yung destination mo. Saan ba ako pupunta? Ano ba yung ending ng buhay ko? Ano ba mangyayari sa akin after 5 years? Hindi ba nagpapahula tayo kasi yun yung laman ng ating puso at saka isipan. Yun yung gusto natin mangyari. Na malaman mo. Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon kasi alam niya yon na gusto natin na malaman natin. Gusto niya, alam niya na gusto natin na malaman yung kahihinat na ng ating buhay. Gusto rin natin na maging maayos ang ating buhay. Minsan nga may mga warnings, o huwag kang pupunta sa ganito. Huwag kang magsosuot ng pula. Nako, ngayong magbabagong taon, may mga pamahiin na naman, may mga pungsoy na naman. 'Di ba? Huwag kang tatalon, 'di ba? Tumalong ka sa hagdan, tatlong baitang para tumangkad ka. Ang dami-dami niyan eh. 'Di ba? Kasi gusto natin na ma-improve yung life natin and we need to know the right path that we should take. And the good news is hindi mo na kailangan gawin lahat ng 'yon. Kasi dumating na ang magbibigay sa atin ng payo, hindi hula, payo. Meron tayong tagapayo. Sabihin mo, tagapayo. Ayan. O yung counselor. Yung counselor natin is hindi lang siya basta ang counselor. He is a wonderful counselor. Amen! Kasi pag hula, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero pag counselor, ano bang pinagkaiba nito? Ang counselor, sasabihin niya sa'yo kung saan ka dapat dumaan. At yun ay makakabuti para sa'yo. Gusto niyo ba yan? Kasi minsan, di ba, sabi nung nagpahula ka, sabi nung hula sa'yo, makikilala mo siya, mapapangasawa mo, matangkad siya. Okay, matangkad siya. Di ba? Yung mapapangasawa mo, gwapo siya. Eh, yung pala, nagkamali pala. Bakit yung napangasawa ko hindi matangkad? Bakit yung napangasawa ko hindi naman gwapo? Eh, hula lang naman yun. Pwedeng magkamali. Pwedeng tumama. Pero itong counselor, ang pinagkaiba niya, lagi siyang tama. At dadalhin ka niya sa magaganda niyang plano. Jesus Christ came as a gift to us. This Christmas season, dalangin ko na ito'y tumanim sa puso natin. Na kung hindi ka man makatanggap ng regalong ine-expect mo, the best ang dumating para sa iyong regalo. And He is our wonderful counselor. Nakakatuwa nung binasa ko yung word na wonderful sa Bible. Yung word na ginamit, ang ibig sabihin niya is admirable. Ayan, yung admirable na yan. Ang ibig sabihin talagang kahanga-hanga ang tagapayo natin. And the word counselor, it means to advise, to consult. Di ba kanino ka humihingi ng mga advice? Kanino ka kumukonsulta para sa sarili mong buhay? Kanino ka kumukonsulta? Paano ka magiging mabuting ama at ina? Paano ka magpapalaki ng iyong mga anak? Kanino ka kukonsulta? Give counsel. Ang ibig sabihin is to counsel, purpose, devise, yung plan. At ito'y napakabuti kasi dumating na siya rito. Na hindi na tayo manghuhula pa. Hindi ka na magpapahula pa at magbabasa ka ng horoscope sa dyaryo. Hindi ka na kailangan pa magpabasa ng iyong kapalaran sa iyong mga palad. Wala dyan. Hindi mo yung matatagpuan dyan. Kundi, kapag ikaw ay nagkaroon ng relasyon kay Jesus, He is your wonderful counselor. And pag-usapan natin ngayon, why wonderful? Alam mo yun, marami tayong pwedeng hingian ng advice. Marami tayong pwedeng hingian ng counsel. Paano ba magplano ng bahay? Paano ba magplano ng pamilya? How can my life be the best? How can I live my life? And alam niyo yun, marami, thank you Lord sa mga godly people, sa mga kaibigan, sa mga naunan nga buhay sa atin. May mga advice silang ibinibigay. Pero hindi natin masasabing wonderful. And napakaganda kasi yung counselor natin, hindi lang siyang bastang counselor, he is a wonderful counselor, admirable. Kailangan natin ng counsel, mga kapatid. Totoo yun, lahat ng tao kailangan ng counsel. Kailangan natin ng advice. Hindi tayo mabubuhay para na dahil sa sarili lang nating kaalaman.
kailangan natin ng someone na magtuturo sa atin. Tama, lahat tayo na kailangan ng pag-aaral. Kailangan may magtuturo talaga sa atin eh. Nang tamang daan na dapat nating tahakin, kaya ka nag-e-enroll sa school kasi gusto mong matuto. Kailangan nating maturuan, kaya ka natutong magbasa, kaya ka natutong tumawid, nag-drive ka kasi may nagturo sa iyo. Hindi mo yung magagawa sa sarili mo kung walang magtuturo sa iyo. And I love the Lord kasi yung kanyang counsel hindi basta-basta. Why wonderful counselor? I give you three things tonight. Because this wonderful because God's counsel is a counsel of wisdom. Counsel of wisdom. Na yung advice na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay karunungan sa bawat isa. Alam mo yun, yung karunungan talagang dadaling kanya sa tamang daan. Kapag may karunungan ka, you're making the right decision. Not just the right decision, but the best decisions in life. Nagiging tama yung decision mo kasi it counsel of wisdom comes from God. Etong bata na ito na sanggol na ipinanganak sa atin, etong sineselebrate natin tuwing December 25, hindi lang siya basta batang sanggol, he's a wonderful counselor and he's God himself. In John chapter 1, verse 1 hanggang 2, sabi rito, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Now, verse 2, He was with God in the beginning. In verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the Son, the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ in verse 17. Ang sinasabi dito, kaya ko to binasa sa atin lahat. Kasi yung counsel na ito ay hindi galing sa wisdom ng tao. Tayo may kanya-kanya tayong karunungan eh dahil sa mga experiences natin. 'Di ba? May mga pagkadapa tayo, may mga natututunan tayo sa mga experiences natin sa buhay. The wisdom of man. Kapag tayo ay nakapag-aral, natututo tayo. Lalo na kapag tayo ay marami na experience sa mga iba't ibang klaseng trabaho. Nakamit ka ng iba't ibang klaseng tao. You gain wisdom. Pero alam nyo, hindi lahat ng karunungan na yan ay makakatulong sa buhay mo para tahakin mo yung tamang daan. And we'll give you this. The counselor of who is wonderful gives us a counsel of wisdom. And this wisdom comes from God. Bakit kailangan sa Diyos galing? Kasi ang Diyos hindi nagkakamali. Nung sinabi rito, grace and truth came through Jesus Christ. Ibig sabihin yung counsel of wisdom na ibibigay niya sa'yo, totoo. Alam mo, minsan, gusto mo ba na makarinig ng totoo? Alam mo, we ask the Lord, Lord, mangusap ka sa amin. Lord, kausapin mo ako. Pag nagsalita ba sa iyo ang Diyos ng katotohanan, willing ka bang sumunod? Maybe a lot of us, we're praying, Lord, let me hear you. And well, gusto niyo bang marinig ang Panginoon? And we're praying, Lord, gusto ko po talagang maging sensitive sa boses ng Banal na Espiritu. Oh, hindi naman question kung mangungusap siya o hindi. Mangungusap ang Panginoon. Ang question dito, handa ka bang sumunod doon sa counsel na ibibigay niya sa iyo? At yung counsel na yon, hindi mo na kailangan pang hanapin sa kung saan-saan. Wala sa ilalim ng dagat. Andiyan na sa iyong harapan, yung Biblia. Yan ang salita ng Diyos. The Word became flesh and dwelt among us. Alam mo, pag si Jesus ang nagbigay sa iyo ng counsel, kapag yung counsel, yung buhay mo galing sa salita ng Diyos, di ka magkakamali. Yan kasi salita ng Diyos eh. Kapag in-apply mo sa buhay mo yung Bible, yung mga pinag-aaralan natin dito, tama magiging decision mo. Tama magiging pagpapalaki mo sa mga anak mo. Tama yung pagiging ama mo, yung ina, yung pagiging nanay mo. Kapatid, magiging tama. Magiging ano, maayos. Kasi galing sa salita ng Diyos. His counsel comes from God's wisdom. Hindi sa wisdom lang ng mga tao. Kasi yung Bible, sinulat yan ng mga tao. But they are inspired by the Holy Spirit. Kaya nung sinusulat nila yan, Spirit of God inspiring these people, binibigay sa kanila kung ano yung salita ng Diyos. And alam nyo, yung counsel ng Lord, kung maintindihan natin, ito yung tama sa buhay ko, kailangan natin to.
Kaya alam nyo, minsan, yung salita ng Diyos, parang fire extinguisher eh. Yung pakikinig natin, yung pag-atin natin sa gawain natin, para bang fire extinguisher na kapag may sunog lang sa buhay natin, kapag may problema, pagsubok, tsaka lang natin siya naaalala. Alam nyo mga kapatid, sa panahon ni Noah, bago pa lang dumating ang bagyo, alam na ng Diyos ang solusyon. Sa buhay mo, ganun din. God can give you the advice. If you just consult God, Lord, ano po bang gagawin ko pag dumating itong problema nito? Alam na ni Lord yung solusyon sa mga problema mo. At yun ay magiging magandang solusyon. Huwag mo na hintayin na maghirap, bumagyo, magkasakit, bago tayo lumapit sa Diyos. Kailangan natin ng relasyon sa Panginoon. Kailangan natin ng wisdom from God. And that wisdom comes from the Word of God. Dito papasok yung pakikinig ng salita. Dito papasok yung pag-attend. Eh minsan kasi totoo yan eh. Kapag tayo brokenhearted, kapag tayo may mga pinagdadaan ng problema, tsaka lang tayo lumalapit sa Panginoon, para bang tingin natin kay Lord, parang doktor na kung kailan magpapacheck up tayo kasi may nararamdaman tayo. Alam mo, kahit healthy ka, pwede kang maging healthy sa buhay mo spiritually kapag araw-araw you take the vitamins of God's Word, di ka na magkakasakit. Hindi mo na hihintayin yung kapag may matindi kang pinagdadaanan, tsaka lang lalapit kay Lord. So yun eh, ganun tayo, di ba? Tingin natin kay Lord, parang doktor na kung kailan lang tayo may sakit. Pag wala na, di na tayo pupunta. Healthy na tayo, babalik na tayo sa dati nating buhay. You know, God's wisdom, we need it in our life. It is necessary for us to read the Word, to hear the Word, to live the Word. God is faithful and His Word is faithful. Kaya napakaganda nung counsel na nanggagaling sa Panginoon. Alam niyo, sabi sa Isaiah chapter 8 verse 19 to 20, sabi rito, kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng namatay at sa mga manghuhula. Sabi rito, may problema ka, magpahula ka. Alam mo, hindi mo alam gagawin mo, magpatawas ka. Naku, may sakit, magpapunta mo kay Mang Kepweng, doon sa albularyo. Sabi nito, kapag meron sa inyong nagsabi na sumangguni kayo sa mga espiritu ng namatay, kausapin natin, mag-spirit of the, ano tayo, glass tayo, kausapin natin, at sa mga manghuhula. Sabi dito ng Lord, hindi ba dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at patay para sa mga buhay? Di ba dapat kay Lord tayo pumupunta? Ano sasabihin mo kapag may nagsabi, ipatawas mo! Naku, pausukan mo yan! Ngayon may mga ganyan eh. Alam naman natin yung totoo, lalo na kapag nabuhay sa provinces, di ba? Uso yung mga ganyan. Albularyo, tawas, hula. Naku, magpaano ka, magkwintas ka ng ganito. Sabi sa verse 20, ganito sa sagot nyo. Nasa inyo ang aral at tagubili ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga yun. Sabihin mo sa kanila, ipapahamak ka lang yan. Kapag sinabi niya sa'yo, sumangguni ka sa mga manghuhula, sa albularyo, kapatid, papahamak ka niyan. Sabi mo, ipapahamak ka niyan. Hindi ba't ganyan ang nangyari if you look at the beginning? Si Adan, tsaka si Eva. Sa panahon nung sila'y nilikha ng Panginoon, di ba? Sabi ni Lord, lahat sa inyo na yan puno, yung bunga na yan, sa inyo na yan. Pero itong tree of the knowledge of good and evil, wow, makinig lang kayo sa akin. Parang ganun yung sinasabi ng Lord. Sa inyo lahat, pero huwag niyong gagalawin to. The counsel, the wisdom, the words comes from God. Pinapakinggan lang ni Adan, ni Eva, sunod lang sila kay Lord. Pero dumating ang Panginoon, panahon, si Eva, naku, nakinig sa ahas. Si Eva, nakinig sa ahas. Sabi nung ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Hindi totoo yan, magiging tulad nga kayo ng Diyos, malalaman nyo't malit mabuti. Pinakinggan nyo ni Eva. At anong ginawa nila? Nung nakinig sila sa counsel ng kaaway ni Satanas, ng ahas, ano nangyari? Napahamak sila. Tingin ka rito, kapag hindi tayo nakikinig sa counsel ng Panginoon, may kapahamakan. Totoo yan. Maaring hindi ngayon, pero sa mga susunod na panahon. Pero mabuting balita, dumating na sa atin, Jesus as a wonderful counselor. Yan yung counsel niya, katotohanan, wisdom from God. Ibibigay niya sa atin ang katotohanan. At kapag sinunod mo yun, doon ka nabuhay, hindi ka mapapahamak. Ano sabi sa Proverbs 29, verse 1? Ang hindi nakikinig ng payo, mapapahamak. Anong payo yon? Ang matigas ang ulo, hindi maliligtas. Yun yung payo ng Panginoon.
Kapag hindi tayo sumusunod, ay may kapahamakan. Ano nangyari? Pinalaya sila. Bakit? Dahil nakinig sila sa payo, sa council nung Ahas. Kaya nung hinahanap ng Diyos si Adan, Genesis chapter 3 verse 11, ano sabi ng Lord? Nasaan ka, Adan? Sabi niya, natatakot ako. Kasi ako'y buhubad. Di ba? Nagtakip sila ng mga daon ng igos. Ano sabi ng Lord sa verse 11? Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bunga ay pinagbabawal ko? Tingga rito. Tinanong siya ng Panginoon, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Ano ibig sabihin nun? Kanino ka ba nakikinig? Sino nang pinapakinggan mo ngayon? Bakit ka nakikinig dyan? Sa akin ka lang makinig. Pero nakinig sila sa Ahas. Kaya alam nyo, pwedeng tayong mapahamak sa buhay natin kapag mali yung pinapakinggan natin. Tanungin mo yung sarili mo. Oo nga, no? Sino ba pinapakinggan ko ngayon? Porkit ba sikat? Ayan. A lot of people can give counsel. They can influence every one of us. Pero dalayan ko, piliin mo yung hindi magdadala sa'yo ng kapahamakan. Piliin mo yung counsel na nanggagaling sa salita ng Diyos. Sabi sa 147 ng Awit 4 verse 5, He counts the number of the stars. He gives name to all of them. Great is our Lord and abundant in strength. His understanding is infinite. Walang katapusan ang karunungan ng Panginoon. God can give us the solution before the problem dumating sa buhay natin. It's a counsel of wisdom. Pangalawa, bakit wonderful? Kasi totoo, it's a counsel of wisdom. Kakabuti natin, and also it's a counsel of love. It's a counsel of love. Yung nagbibigay sa iyo ng advice, mahal ka. Minsan may mga tao sa buhay natin, binibigyan tayo ng advice, pero ang totoo, hindi nila tayo mahal. Mapapahama ka lang dun sa advice niya. Minsan yung mga tao sa buhay natin, yung mga pinapakinggan mo, ina-apply mo yung mga sinasabi nila, pero hindi naman out of love yun sa iyo. Because out of their selfish motives and intention, para sa sarili lang nila. Pero ang Panginoon, yung salita niya, it is because of His love for you. Yung pagsasalita niya sa iyo, yung counsel, yung turo, yung daan na dapat mong tahakin, kasi mahal ka ng Diyos. Ayaw kanyang maligaw. Ayaw kanyang mapahamak. Ano sabi Jeremiah 1 verse 5? Bago ka pa ipinaglihi at pinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. Pero mo, bago pa lang tayo ipanganak, kilala na tayo ng Lord. Alam ni Lord yung love niya. Alam ni Lord yung makakabuti para sa iyo. And when He gives wisdom, counsel, alam niyo, para sa atin, makakabuti yun para sa atin. Kaya dapat sa Kanya talaga tayo makinig. Ang problema, ang pagkakamali natin, sa iba tayo nakikinig, sa iba tayo nagsisimula, hindi dun sa gumawa sa atin. Start with God. Balik ka dun sa tunay na nagmamahal sa'yo. Huwag ka lang makinig at manood mga, yun yung sinasabuhay, mga napapanood natin sa social media. Alam ni Lord, kilalang kilala tayo ni Lord. Sabi mo nga yan, kilalang kilala mo ako, Lord. Luke 12:7, mga buhok mo, bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming mayam. Mahalaga tayo sa Diyos. Hindi niya tayo ipapahamak sa counsel niya. Ang Diyos natin, hindi siya power trip. Hindi rin siya evil God. He is a good God. And He is a God who is love. Kapag nagbigay siya ng counsel, ng word sa atin, dahil mahal niya tayo. Alam niyo, He knows us completely. Alam ni Lord kung ano yung mga kamalian natin. Alam ni Lord yung mga pagkukulang natin. Alam ni Lord yung mga paraan na para ikaw ay madala ng kaawa, ikaw ay madaya. That's why He gives us counsel. Because He loves us. He knows us completely. Tiga rito, alam ni Lord yung weakness mo. Alam ni Lord yan. Alam ni Lord kung saan-saan ka laging nagkakasala. Alam ni Lord yung pinakakasalanan sa buhay mo na hindi ka pa malaya hanggang ngayon. Alam ni Lord yan. Kaya nga kapag nagbibigay siya ng advice, ng counsel, it is wonderful. Kasi yung kanyang puso, hindi ka ipapahamak, kundi dahil mahal ka niya, makakabuti yung para sa'yo. Kaya every time na makikinig ka ng salita, word of God, magbabasa ka, wow Lord, it comes from the one who loves us the most. Talagang mahal na mahal tayo, who loves us. He loves us so much. Talagang mahal na mahal tayo. At yun yung salita niya. Psalm 139, verse 13 to 14. You made all the delicate inner parts of my body and knit them together in my mother's womb.
thank you for making me wonderfully complex. It is amazing to think about. Your workmanship is marvelous and how well I know it. It's a council of wisdom. It's a council of love. That is why wonderful. Yung nag-a-advise, mahal ka. Yung nag-a-advise, alam niyang katotohanan. Hindi magkakamali. And last is a council of sympathy. Council of sympathy. Na yung ibinibigay niya sa ating advice, all the things, all the words that God has given us, it's because of sympathy. Alam, meron siyang simpatya dun sa nararanasan natin. Sabi ng mga English word, ay, magkaiba daw yung sympathy, empathy. Binabasa ko kanina yung sympathy, meron kang compassion, yung feeling mo nandun para sa tao, nakikisimpatya ka sa nararamdaman niya. Pero sabi nila, mas malalim daw yung empathy. Kasi naranasan mo. Inilalagay mo yung sarili mo doon sa sapatos niya. Doon sa kanyang naranasan. But you know, I don't go with the English word. English word is weak. Kasi yung word na love, nako, pwede mong sabihin, I love this bag and I love my mom. Parang parehas lang. You go back to the original word. In the Hebrew word na ginamit is yung simpatheo. The word sympathy, it means to be affected with the same feeling as another. To sympathize with. Alam mo yun, to be affected with the same feeling. Kapag tayo nalulungkot, hindi yung gusto ng Lord, nalulungkot din siya para sa'yo. Naranasan niya rin yung kalungkutan. Kapag tayo nagdadalamhatid na wala ng mahal sa buhay, naranasan niya rin yun. And He can sympathize with our weaknesses. Sabi sa Hebrews 4:15, ang ating pinakapunong pare, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. Ano ngayon yung mga nararamdaman mo? Naramdaman din niya ng Panginoon. Kasi naging tao siya. Diyos naging tao. At kung ano man yung mga challenges natin, ano man yung mga kalungkutan natin, naranasan din ni Lord yan. Naranasan mo bang mabroken dahil iniwan ka? Naranasan din ni Lord yan. Nasaktan ka in all areas of your life. Physically, emotionally, mentally, naranasan ni Lord lahat yan. Naranasan mo ba yung feeling na homesick? Naranasan din ng Panginoon yan. Alam mo, tinalikuran siya ng Ama dahil nasa Kanya ang lahat ng kasalanan natin. Kaya sabi niya, My God, why have you forsaken me? Lahat ng mga experiences natin, naranasan ng Panginoon. Pero ang magandang balita dito, hindi siya nagkasala. Napagtagumpayan ni Lord ng lahat. At meron siyang ibibigay na advice sa iyo. At yung advice na yun nanggagaling sa Diyos, who is a wonderful counselor, na sasabihin niya sa iyo, Anak, naranasan ko din yan. Pero ganito ako nagtagumpay. Kapag ginawa mo to, magtatagumpay ka rin. Amen! Hallelujah! And thank you, Lord, for our brothers and sisters. We have faithful friends. Salamat kung may mga nagbibigay sa atin ng advice, mga nagmamahal sa atin, godly people. Salamat kung nakakinig tayo dyan, praise the Lord. Pero alam nyo, meron tayo mga kaibigan na nagbabigay sa atin ng payo na nararamdaman natin yung payo nila galing sa pagmamahal. Mahal talaga ako nito eh, papakinggan ko. Pero ang totoo, sa isipan mo, the back of your mind, pero hindi ako sigurado kung tama ba yung payo niya. Di ba? May mga tao naman na mahal natin sa buhay na may karunungan. Talagang nakikita mo, matalinong tao, magaling. Maganda yung mga payo, tama yung kanyang payo. Pero hindi mo nararamdaman yung pagmamahal sa tao na yun. Para bang puro lang mental yung kanyang payo at wala na yung affection of love. Kasi hindi niya naranasan yung nararanasan mo. Magaling lang siya dun sa mga strategy, how to do this, how to cope up with this. Meron din mga tao na puno ng pagmamahal sa'yo. Kasi naranasan nila yung nararanasan mo. Pero ang totoo, hindi kanya masyadong kilala. Kasi wala siyang malapit na relasyon sa'yo. At yung iba, walang karunungan na galing sa Diyos. Makikita natin may mga weaknesses yung mga advices na ginagawa natin. Hindi kumpleto But you know what is amazing? What is wonderful? Si Jesus, as a wonderful counselor, yung payo niya sa'yo punong-puno ng katotohanan. Katotohanan yun. Tama yun, hindi magkakamali. Yung judgment niya, tama lagi. At yun ay galing sa pusong nagmamahal sa'yo.
mahal na mahal ka niya, yung payo niya tama dahil mahal ka niya, yun yung bibigay niya sa iyo. At hindi lang yun, yung payo niya galing sa kanyang mga karanasan bilang tao. At kung tayo'y makikinig lamang sa salita ng Panginoon, magiging maganda ang ating buhay. Makakarating tayo sa magagandang plano ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang malaking tanong dito eh, kung naririnig mo ang Panginoon, matigas pa rin ba ang puso mo? Kung araw-araw kang nagbabasa ng Bible, isinasabuhay mo ba? Kung ikaw ay nakikinig ng kanyang salita, nakikita ba ito sa ating buhay? God is a wonderful counselor and He is Jesus Christ, our King. Ngayon, dumating siya sa atin para bigyan tayo ng payo na punong-puno ng karunungan. Ito'y katotohanan galing sa kanyang pusong nagmamahal dahil naranasan niya yung nararanasan natin. Kailangan lang natin gawin? Sumunod tayo. Samahan niyo ako manala. Let's go sa eyes and bow our heads. Heavenly Father, maraming salamat. Thank you, Father. Salamat po, Lord, sa mensahe mo sa amin. You are wonderful counselor. Kailangan namin yung payo mo. Kailangan namin ang salita mo. Kapag wala ito, Lord, we'll go astray. Maliligo kami. Hindi namin alam kung saan patungo. But thank you for you have given us your word. And that word became flesh and dwelt among us. That word is Jesus Christ, full of grace, full of truth. Panginoon, ngayong gabing ito, na-check yung puso namin. Naririnig ka namin sa Bible study, sa OPM, pero hindi naman kami sumusunod. Alam namin yung dapat namin gawin kasi ilang beses na namin itong naririnig, pero hindi naman namin sinasabuhay. Some of us, Lord, we reject your counsel. At ayaw namin pakinggan kasi ang gusto namin sundin ay hindi ang ikaw, hindi ang sarili namin. But tonight, Lord, your plans are good for us. And thank you that you came to earth as our wonderful counselor. At kapag kami sumunod, naroon ang pagpapala. Kami sumunod, hindi kami mapapahama. Kaya Panginoon, ngayong gabi, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming pagre-rebelde, sa aming pagtanggi, sa aming hindi pagsunod sa mga salita mo. If you're that person tonight and you're saying, Pastor, ako yan. Maatind ako pero hindi naman nababago buhay ko kasi hindi ko naman sinusunod talaga. Nagbabasa ka Bible pero hindi ko naman sinasabuhay. Mingi ako ng advice sa mga brothers and sisters pero hindi ko naman ginagawa. Alam kong mali pero patuloy pa rin ako. But God wants to change you. He loves you. If you will just surrender your heart to Him, your will, your mind, your emotion, God can make your life better. Gagawin maganda ng maganda ang buhay mo ng Panginoon. Mingi ka ng tawad. Sabayan mo ako sa panalangin. Galing sa puso. Sabayan mo ako. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Lord, patawad po. Panginoon, sa akong makasalanan. Pinagsisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Salamat. Panginoon, bigay niyo po ako ng pagnanais na makasunod sa iyong mga payo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin, ano sinasabi mo, Pastor, ako yan, di naman talaga sumusunod. Nanonood ako, nakikinig ako, pero di ko ginagawa. The good news is, pinatawad ka na ng Panginoon. Kung sumabay ka sa prayer natin, tinanggap po siya sa buhay mo bilang Lord and Savior, kapatid. Bagong simula, bagong buhay, ang binibigay sa iyo ng Panginoon. Magsimula kang muli. Magsimula tayong muli. And this time, Lord, di na ako makikinig sa iba. Hindi sa salita mo lamang. Yes, thank you for godly people in my life. But my priority is to live by the word of God. Mabuhay tayo at makakita natin magandang karunungan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon.
5 minutes, tapos na tayo. Congratulations, pinatawad ka na. Congratulations sa bagong buhay mo. 5 minutes, let's pray first. Sa mga kapatid natin, may mga karamdaman, may mga request kay Lord. Sabayan mo kami, naririnig tayo ng ating Ama na nasa langit. Aming Diyos, Ama na nasa langit, one more time, Father, we ask in Jesus' name. By the power of your Holy Spirit, salamat po sa pagpapatawad. Salamat sa paglilinis ng dugo. Salamat po dahil ngayong oras na ito, Lord, nagsisimula ng magbago ang aming puso, ang aming isipan. Ang matigas na puso, binibigyan mo ng pusong laman na itatanim ang salita, magkikita, tutubo, lalagot, magkakabunga, magkakaroon ng mga pagbabago sa aming mga buhay. Hindi lamang magiging tagapakinig, kundi magiging buhay, sa buhay namin, ang iyong salita. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na paggabay, proteksyon, patuloy namin ito hinihiling. Kasabay nito, Lord, may mga kapatid kami na may karamdaman. Na alam mo yung iba, Lord, nag-consult na sa albularyo, sa tawas, pagtatawas, Panginoon. Yung iba ay nagpahula o kung kanino man, Panginoon, na hindi sa iyo. Lord, at ang resulta, lalong lumala at napahamak sila. Pero Panginoon, ngayong oras na ito, pagalingin mo itong tao na ito. In the name of Jesus, pinuputol namin lahat ng sumpa, lahat ng masasamang espiritu. Sa pangalan ni Jesus, pinapaalis namin espiritu ng sakit, kahinaan. Sa iyong katawan, sa pangalan ni Jesus, inaalis namin ang mga kasamaan na itinanim sa iyo, mga binhinang kaaway na itinanim sa iyo. And Lord, there are people watching na may talagang sakit, cancer, COVID, Delta, Omicron, in Jesus' name, anumang sakit ito, lahat ay luluhod sa iyong pangalan. Walang lalaban sa iyo at magtatagumpay. Lagi kang magtatagumpay, Panginoon. Kaya Panginoon, dinedektara namin ang tatagumpayan mo sa krus. Sabi, sa iyong mga latay, kami pinagaling. Kaya mula ulo hanggang talampakan, Lord, pinapagaling mo itong tao na ito. In the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, touch this person. Heal this person. Salamat, Panginoon. And even our hearts na nagmamatigas, nagre-rebelde, Lord, tulungan mo ang tao. Kailangan basagin ang puso para manumbalik sa iyo, Lord. Your will be done. We pray for people who are emotionally, mentally challenged, anxiety, depressed, Lord. Inaatake ng pagkatakot at pangangamba sa kanyang buhay. Father, palayain mo itong tao na ito. Bigyan niyo po ng kapayapaan. Restore in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Araw-araw, proteksyonan niyo kami. Gabayan niyo kami, Panginoon. Araw-araw, susunod kami sa salita mo. Araw-araw, makikinig sa iyo, susunod sa lahat ng sinasabi mo. Mararanasan namin ang pagtatagumpay, kabutihan mo sa aming buhay. Araw-araw na protection, Lord, ang aming panalangin. Sa mga nawala ng trabaho, Lord, ibibigay mo sa kanila ang tamang advice. Tulungan mo silang makasunod. To honor you, Lord God, in their finances, in their job, in their life. Magbukas ka po ng mga pintuan, Panginoon, sa mga trabaho, local, abroad, in Jesus' name. Sa mga nagpe-pray na maging maayos ang medical, in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. Maging sa mga business na itinatayo pa lamang, nagsisimula, or na bumagsak, Lord, ikaw po magtayo. Ikaw mag-promote. Promotion comes from you, Father. Maraming salamat po. Nasalamat sa tagumpay, sa kagalingan, sa counsel araw-araw, galing sa Word, sa Bible. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng desire na magbasa, na makinig at isabuhay ang lahat ng napapakinggan. Maraming salamat. Natanggap namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Receive healing. Receive God's strength, restoration. Tanggapin natin yung victory. Tanggapin natin yung wisdom from God. Salamat sa Diyos. Naririnig niya tayo, kaya ako sumabay ka sa panalangin, kapatid. Maniwala ka, tatanggapin mo yung answered prayer na tayo. Marami na yung answered prayer na yan. At narami pang darating sa ating mga kapatid. Thank you for joining us on that prayer and sa ating online prayer meeting. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live video. Kung di mo pa nagawa, may mga team replay. Share mo na. Salamat sa Diyos. At hayaan mo na kung manonood sila. Hindi. Si Lord ang bahala sa kanila. At least ikaw, binahagi mo ang salita ng Panginoon. Ganun din, nagpupuri tayo, nagpapasalamat sa Panginoon sa ating mga kingdom partners. Sa lahat na nagbigay sa gawain, salamat sa Diyos, sa mga katulad nagbibigay, at sa mga magsisimula pa lang magbigay, nandiyan yung ating GCash number, nandiyan yung bank account. Praise the Lord sa buhay mo, tanggapin mo masagana at gani, babalik ka sa iyo. Ngayong kapaskuhan, siyempre, magbigay tayo sa gawain. Kung payo ngayon, nagbibigay sa mga tao, sa mahal natin sa buhay, mahal mo ba si Lord? Magbigay ka sa gawain ng Panginoon. Wow, mga kalimutan mo. Unahin mo yun.
Salamat sa Diyos for joining us sa ating prayer kanina. Kung sinabay, sumabay ka bilang ay prayer, bilang Lord and Savior, humingi ka ng tawad, tinanggap ka na bilang anak ng Diyos. Ayan, congratulations sa forgiveness na natanggap mo. Kaya sabayan mo ko, sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, power's in you, Messiah. With Jesus Christ, King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join mo dito sa ating OPM online prayer meeting Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban. God bless you. Have a great night. See you again.